Kevin Durant, may ginawa daw si LeBron James para manalo? At sang-ayon ba kayo sa naging suggestion ni Kendrick Perkins para sa Los Angeles Lakers? Hindi magandang balita ang bungal para dito sa Portland Trail Blazers dahil ang guard na kanilang inaasahan after na umalis si Damian Lillard ay na-injured at out siya ng 4-6 na linggo. Tama mga amigo, ayon sa report, sasailalim si Alfernie Simons sa operasyon para ayusin ang kanyang ligament tear sa kanyang hinlalaki. Nako, napakasakit niyan mga amigo, kaya talagang bago magamit ang kanyang kamay ay dapat fully recovered na siya. Kaya naman matagal-tagal ang timeline ng kanyang pagbabalik. So pagkakataon na ito ni Scott Henderson para patunayan ang kanyang sarili at magpakita ng gilas dito sa Portland Trail Blazers. Samantala, tapos na nga ang laban ng Phoenix Suns at Los Angeles Lakers kung saan nagkaroon ng comeback win ang Lakers. Siyempre dahil yan sa napaka-solid na performance ni Anthony Davis, lalo na sa fourth quarter na hindi man lang nagminti sa free throw line at nagbigay ng napaka-solid na depensa dito kay Kevin Durant. Bukod kay AD, ang kanyang kaduo na si LeBron James ay nag-take over at gumawa ng back-to-back layups para ibaon ang Phoenix Suns. Na talagang ginamit niya ang kanyang malatray na katawan para butasin ang depensa sa loob ng pinta. Pero ayon dito kay Kevin Durant, hindi lang daw yon ang ginawa talaga ni LeBron James na naglaro siya at nanguna bilang isang halimbawa. Dahil bukod pa daw mga amigo, ay sinabi ni KD na si LeBron daw ang nagko-coach sa kanyang mga kakampi at binibigyan ng direksyon kung paano dilipensaan ang naturang aksyon. So ito daw talaga ay laging laban ng matataas na IQ sa basketball. While kabisado na ni LeBron James ang mga play ni Frank Vogel dahil naging coach nila ito ng matagal sa Los Angeles Lakers, at syempre bukod pa doon mga amigo ay hindi nakalingid sa atin na talagang natatandaan ni LeBron James kung paano maglaro ang kanyang mga nakakalabang player. Kaya malamang sa alamang ay alam niya kung paano ito depensahan. Samantala, kanina ay mayroong suggestion itong si Kendrick Perkins dahil gusto daw ni James Harden na pumunta sa Clippers. Bakit hindi i-reconsider na mag-trade ang Los Angeles Lakers para sa kanya? Pwede daw na kunin ng Los Angeles Lakers itong si James Harden at gawin ang ginawa nito kay Joel Embiid last year. This time naman ay para kay Anthony Davis para magkaroon naman si AD ng mga open looks. Pwede daw i-trade itong si D'Angelo Russell para dito kay James Harden kapag eligible na itong i-trade sa December. Pwedeng isama itong si Rui at maging si Gabe Vincent mga amigo sa naturang package. Ang naturang suggestion ni Kendrick Perkins mga amigo ay aprobado naman sa kanyang mga kasama sa show at in-emphasize pa na hindi nga masama ang naturang suggestion ni Perkins mga amigo, lalo't ang Los Angeles Lakers ay masama ang opensa sa half court. So adding James Harden daw ay pwedeng mapix ang problema na ito. Mukhang dismayado itong si Kendrick Perkins sa nakikita niyang performance ni D'Angelo Russell, Rui at Gabe Vincent, kaya gusto niya itong i-trade. Kayo ba mga amigo, sumasang-ayon ba kayo sa pahayag na ito ni Kendrick Perkins?